Samantala mga kapuso, tinatayang 21,000 residente na ng Marawi ang lumikas dahil sa gulo roon. Marami sa kanila nakikituloy muna sa mga kamag-anak na malayo sa Bakbakan. Mula sa Cotabato City, may ulat on the spot si JP Soriano. JP. Maris, bago yan, bigyan muna kita ng counting update. Ayon sa ARMM, vine-verify na nila ang pagkakakilanlan ng mga napatay o pinatay natin mga kababayan dyan sa Marawi City na inulat na ng iyong partner na si June Veneracion. Pero Maris, alam na pala o nabalaan na pala ang ilang residente ng Marawi City ilang araw bago umatake ang teroristang grupo sa Marawi City. Ayon yan mismo sa mga nakausap nating residenteng nakatakas o naka-evacuate dyan sa Marawi City kung saan nga nagaganap yung kaguluhan ngayon. Ang laman po ng ano po natin, ang food packs po natin ay 6 na kilong bigas. Inabutan namin nakapila para kumuha ng relief goods ang may 15 pamilyang taga Marawi na nakalikas sa gitna ng ilang araw ng bakbakan sa pagitan ng militar at ang teroristang grupong Maute. Dahil hikahos, malaking tulong daw sa kanila ngayon ang anumang ayuda. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Autonomous Region and Muslim Mindanao o ARMM, karamihan sa mga pamilyang lumikas mula sa Marawi ay makikituloy muna sa kanilang mga kaanak dito sa Cotabato o sa mga kalapit na bayan sa Maguindanao. Nililista at dumaraan sa profiling ang mga evacuee at inaalam kung saan-saan sila manunuluyan. Isa sa mga nasa Cotabato na ngayon, si Hadja. Kwento niya, 2 silang naipit sa Marawi City dahil sa bakbakan. Pero bago sumiklab ang bakbakan, may nagbabala na raw sa kanila na may mangyayari. Pero binaliwala nila ito. Yung una po, yung sabi nila na after ng Juhur, dapat makaalis na daw yung taga Marawi kasi may papasok daw na ISIS. Hindi naman po kami naniwala. Kaya mga ilang araw na, yun na, may pumutok na doon sa may masjid banda, sa may markas. Noong una, ayaw raw iwan ng kanyang ina ang kanilang bahay. Pero kalaunay, napilitan din silang lumikas. Ayaw ko talaga aalis. Sabi na, umalis na tayo. Kaya talagang may si Presidente Gi ultimatuman niya ang mga tao doon sa Marawi na umalis doon. Si Amali naman, nakapamalengke pa raw noong Martes ng umaga sa Marawi City. Pagdating namin ng bahay mga alas dos, nagkakaputukan na sa may malatlat, basak malatlat. Ang sabi daw doon may gulo, sabi nila yung Maute Group. Sa tala ng gobyerno, nasa 21,000 na ang lumikas dahil sa gulo sa Marawi City. Nangako ang gobyerno ng tulong para sa kanila. Tiniyak naman ang ARMM government na hindi nila sasagipin ang mga residente sa Marawi na sumusuporta sa Maute Group. Just to ensure that no sympathizer or no member of the local terrorist group will be included in those who will be rescued. Samantala Maris, may nakuha tayong impormasyon mula sa 6th Infantry Division ng Philippine Army na pinaputukan ng di pa natutukoy na armadong grupo ang Maguindanao Provincial Police Office sa Sharif Agwak pasado alas 7 kagabi at isang M203 grenade launcher daw at iba pang matataas na kalibre ng baril ang ginamit para mangharas doon kagabi. Isang residente ang nadamay at wala namang nasaktan sa mga polis. At yan muna ang latest mula rito sa Cotabato City. Balik muna sa iyo, Maris. Alright, JP, puntahan muna natin yung issue tungkol dun sa binanggit mo sa iyong ulat. According dun sa mga nakausap mong evacuee, may mga nagbabala na sa kanila na may mangyayari nga sa Marawi City. Ano raw yung mangyayari na yun naikwento rin nila sa iyo? At sino ba ang nagbigay ng babala na yun? Bakit hindi na-appreciate ng husto na ganito nga katindi yung mangyayari at hindi kaagad nakalikas yung mga residenteng iyon na JP? Maris, based doon sa kwento ng mga ilang nakausap natin, ang sabi nila na may mga ilang usap-usapan and at the same time, meron daw ilang mga nagsasabi sa kanila na parang random people na nagsabi na umalis na kayo dito, may mangyayaring gulo. Hindi nila matandaan nung tinanong ko kung sino yung taong yon o sino yung mga grupong yon. Sabi ko, mukhang tigaroon ba? Sabi nila mukhang tigaroon daw pero hindi nila matandaan kung sino. Ang pagkakasabi nila, ito yung eksaktong wording nila, meron daw ISIS. Pero syempre, ang gobyerno, ang militar, hindi naman kinukonfirm na may ISIS na doon. Maliban nga sa local
terrorist group. Yun yung eksaktong wording nila, pero ang hindi daw nila ito pinaniniwalaan kasi alam naman daw nila na o sanay naman daw sila na may nangyayaring mga kumbaga mga ongoing pursuit operations ang militar sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kaya yung ilan sa kanila merong ang impression ko ay may bahid ng pagsisisi sa kanila dahil kung sinunod lang daw nila yung mga warning na yon, dapat daw hindi ito nangyari. Pero ka-questionable din kung sino yung nagbigay ng warning na yon at bakit yun alam ng ilang residente, ilang residente nag-warning sa kanila kung totoo man yung kanilang kwento, yun ang dapat din maganda sigurong malaman kung ng mga ginagawang investigasyon doon, Maris. Alright, JP, ito bang impormasyon na ito ay sa mga residente lamang naibigay? Wala bang nakuhang intelligence information o ibinibigay na impormasyon sa inyo ngayon tungkol sa pangyayaring ito yung government forces, especially the AFP? Meron na kasing prior to this, of course, may sinabi sila na intelligence information na nakakarating sa kanila. But mismong si DND Secretary Lorenzana nagsabi na nagkaroon ng lapse dun sa pagtanggap o pag-appreciate dun sa intelligence information na ito, JP. Ang tama, Maris, kasi alam mo, napakatipid sa pagbibigay ng information ng ARMM government. Ang ARMM, para lang din po doon sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, ay nasasakop niya ang Marawi City. Kapag tinanong din natin sila, Maris, nung mga nakaraang araw, kung did they have enough information, sapat ba yung kanilang intelligence report nung ginawa nila yung kanilang operation, they would always say that they will have to refer it to the AFP. If pertaining to very technical question, 6th Infantry Division naman ng AFP dito ay hindi naman niya sakop yung Marawi City. So may mga technicalities din, pero ang sinasabi lang nila, hindi nagkulang ang militar. Kung tatanungin natin, kung based doon sa mga pagtatanong natin, they had enough information. Kung nakarating ba sa mga otoridad yung mga nababanggit na mga nakausap natin, that is not yet sure as of this time. Pero yung mga impormasyong nabanggit ko, Maris, yan ay galing lang mismo first hand doon sa mga nag-evacuate o nakatakas doon sa kaguluhan na yon, Maris. Okay, huli na lang, JP, at binanggit mo rin kasi ito sa iyong ulat at nais ko lamang linawin. Kanina sinabi mo na tinutukoy na yung walong lalaki na natagpo ang patay doon sa iniulat ni June Veneracion. Sinasabi kasi sa ulat na malayo ito doon sa sentro ng bakbakan. Posible bang ito ay may kinalaman din doon sa insidente na yon, pagpapakita ng force nitong mountain na talagang wala na talaga silang sasantuhin o noon pa man at ngayon lalo pa nilang pinapakita kung gaano sila ka-brazen or ka-bold na sa kanilang ginagawa dahil doon sa intensity ng pag-atake rin ng government forces. Ganito ba ang kanilang retaliatory efforts? Tama, Maris, in a way? Right. Yan exactly yung parang theory ng ilang military informants o sources na nakausap natin. Pero syempre, officially, hindi pa yan mabanggit sa ngayon. According sa ARMM Heart, as of now, they are trying to verify yung una, yung information. Pangalawa, yung detalye kung saan nakita, yung mga labi ng mga kaawa-awa natin kababayan doon, pagkakakilala nila. Pero syempre, tinatry nilang i-verify din ito at the same time, sa mga taong nakausap nila kung meron ba silang mga kaanak na nawawala, yung mga reported missing. They're trying to collate every data that they gathered this past few days kasi maraming tumawag na sinasabi missing, may missing silang kamag-anak, may naiwan pa doon. Tinatry nilang i-collate lahat ng yon. Meron tayong unverified information na di umano meron mga ilang bakers sa isang doon sa Marawi City yung nawawala. Pero again, that's still unverified. I know that at this time, di tamang i-bring up ang issue ng religion, pero di umano mga Christian yung ilang nawawala. Pero syempre, these are all, kailangan pa itong i-validate at iantayin it sa mga susunod na araw kung ano ba yung totoong tungkol dito. Alright, maraming salamat sa iyong ulat at mag-iingat kayo dyan. JP Soriano.